Hello guys, if you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated sa aming mga videos. Po mga ka-SG, ano po kayong ating gagawin? We have 2 cups of sugar here. Imimix po natin yan sa 4 sachets of white unflavored Mr. Gulaman. Gagawa po tayo ng coffee jelly. Nagpahulo na po tayo ng 16 cups of water or 4 cups of water for every sachet of gelatin. Iminix ko na po yan. Inantay ko lang pong mag-boiled mabuti yung water para po ma-i-add na po natin yung mixtures. And haluin na lang po natin na mabuti. I-add po natin yung ating coffee. Black coffee, instant coffee po yan. 4 sticks po ang iminimix ko, or it is equivalent to 4 teaspoons of instant black coffee. Since it's instant coffee po yan, it will dissolve easily. Halu-haluin lang po natin. Ang isa ko pong tip pag naghahalo po ako or ini-stir ko po yung gulaman, I am make sure na one direction only in circular motion. Relax-relax lang po yung pag-stir para no stress po, para mas hindi po nakakapagod and na-enjoy po natin yung ating paggawa ng coffee jelly. Since nakumukulo na nga po yung ating water, in low heat lang po, and we will wait for at least 10 to 15 minutes at ma-feel po natin na firm na po yung ating jelly. So dun na po tayo mag-stop. And since firm na nga po yung ating jelly, i-pour na po natin siya sa ating container or sa mold. Let it cool for at least 1 hour, then let us ready 1 cup of diced cheese, 1 half cup of condensed milk, and 1 pack of all-purpose cream. Time to slice na po! Ika-cut po natin yan into die shape. Siyempre, smaller po ang shape ng cheese kasi para lang po yun makabawas sa sweetness. Pero yun pong jelly, ika-cut po natin into dice. Smaller po ang dice ko and para po mas yummy tingnan. Kasi pag medyo matataba or malalaki, hindi po siya ganun ka... Parang mabubulunan po ang kakain pag sobrang lalaki. Simple lang po ang paggagawa ng coffee jelly. It is one of the favorite dessert ng aking mga bagets because of its coffee taste na di po masyadong matamis. Unlike other salad, budget friendly po ang coffee jelly and yummy naman po talaga. After cutting into our desired size and shape, i-check po natin. Baka po mamaya may naiwan na hindi po natin na-cut.
i-combine na lang po natin in one container para po isang halo na lang ng mga sangkap. I-add na po natin ang mga dagdag sarap. Ito po yung ating diced cheese. Para po pampabawas po yan ng tamis. And of course, maging creamier po yung ating coffee jelly. I-add na rin po natin ang ating condensed milk. I-prefer nyo po na matamis or sweeter yung coffee jelly, you can make it 1 cup of condensed milk. And now, 1 pack of all-purpose cream. Others, ang isinasama po nila is evaporated milk para po may sauce or may sabaw yung, may konting sabaw yung coffee jelly. Pero prefer ko po and masasabi ko pong creamier po ang aking coffee jelly since na all-purpose cream po yung ini-add ko. Pampamilya po kasi and I want to make sure na masarap po talaga yung coffee jelly ko. I hope napatakam ko po ulit kayo. Gawa rin po kayo ng coffee jelly. Perfect for summer po ito. And I hope you get tips and learn something from this video. Sa amin po mga subscribers, thank you very much. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. I-ref na po natin at least 2 hours or overnight for yummier taste na ating coffee jelly before we serve. Kung mga bagets ko, may favorite ng coffee jelly. Favorite din po yan ang aking dalawang inays, kaya may separate containers na po for them. Wow! Let's eat! Enjoy po natin yung ating coffee jelly! Thank you for watching! God bless us all!